Ito pong si Vice President Sara Duterte talagang nagdeklara na yata ng all-out war laban po sa House of Representatives. Bakit? Nagpahayag po siya kahapon. Pero bago po natin puntahan yung kanyang pahayag, backgrounder lamang po, si Celis at saka si Badoy nakulong dahil sila po ay nagpakita ng una, unruly conduct, disrespectful para po sa mga kongresista during the committee hearing on legislative franchise. At ito naman pong si Lorraine Badoy, nakulong din po ito dahil sa pagsisinungaling. In short, na-cite in contempt po sila resulting in their temporary detention. At nung nakaraang gabi, sila po ay napalaya. Sila po ay pinalaya, hindi dahil natakot ang Kongreso kanino man. Hindi sila natakot sa mga retiradong sundalo at pulis. Sila po ay nagpakita lamang ng kabutihan sa kanilang mga puso. Base na rin po sa kahilingan nito pong si Ka Eric for humanitarian reason kung bakit po sila pinalaya. Hindi po dahil sa question sa legality kung ito ba ay tama o mali. Sinasabi kasi ng mga DDCs, natakot daw po eh, ang mga kongresista. Wala pong ganon. Ito po yung sulat oh. Babasahin ko po sa inyo ang sulat nito pong si Ka Eric. Senior po ito nitong si TPL3 sa kanyang Facebook page. Ang sulat ni Ka Eric, dated December 11, 2023. Kaya sino ngayon ang nagsisinungaling? Ah, ang nakakapagtaka lamang, bakit ang vice presidente natin ang bilis magsalita at kumampi sa mga sinungaling na tao samantala napakatahimik kapag ka China ang pinag-uusapan hanggang sa ngayon hindi man lang nagpapahayag kung anuman ang nararapat o kaya pagtuligsa sa ginawa po ng China Coast Guard sa ating mga barko diyan po sa West Philippine Sea. Basahin po natin muna ang sulat nito pong si Ka Eric, wag nilang palabasin na kaya po sila pinagbigyan dahil natatakot ang Kongreso kanino man. Sino ba yung mga retiradong opisyalis na yan na pumirma sa manifesto of support para palayain itong si Ka Eric at Badoy? Tapos na ang panahon nila. Hindi nyo na lamang i-enjoy ang inyong retirement. Nakikialam pa kayo sa politika. Honorable Gus Tambunting, dated December 11, 2023, Committee Chairperson, House Committee on Legislative Franchises, House of Representatives. Subject, humanitarian appeal and request for consideration based on justice. Chairman Tambunting and members of the committee, I am respectfully appealing for your humanitarian consideration regarding my status as being detained at the House of Representatives due to my being cited in contempt by the Committee on Legal Franchises. My appeal is anchored on the request to sincerely concede the deteriorating health conditions of my 77-year-old mother as she is deeply worried of my present detention to the point that she refuses to eat since 4 days ago. Secondly, I also state that I apologize for my misbehavior and the disrespect that I openly displayed before the committee hearing. As such behavior is indeed uncalled for and unbecoming. Aminadong-aminado si Ka Eric na mali yung kanyang ginawa. Tapos palalabasin yung mga DD sheets kayo at pati itong vice presidente natin na nagkamali ang Kongreso. I also apologize for my failure to properly conduct vetting and verification about the information of my source. Thereby, I failed to observe due diligence, prudence, and propriety, which are mandatory values in public information work. Tuloy po natin. I commit before the committee
that I shall make amends of these lapses in my editorial judgment so as to avoid similar weaknesses or even errors in relaying information to the public. May the spirit of justice and fairness be your objective basis to grant affirmative action regarding my humanitarian appeal. Happy holidays to all. Sincerely, Jeffrey K. Eric Celis. Signed. Nang teteng na yan, yan ang ebidensya. Tapos sasabihin ninyo, kaya nagpalaya ang House of Representatives, natakot sa mga retiradong opisyales ng Armed Forces at Philippine National Police. Palalabasin din ninyo na natatakot ito sa magiging resulta ng hatol ng Korte Suprema sa petisyon na isinampa nito pong si Attorney Harry Roque at ng mga respective husband and wife nitong si Badoy at saka si Celis. Ngayon, puntahan po natin kung bakit natin sinasabing misto lang nagdeklara na po ito ng gera ang Vice Presidente ng Pilipinas sa House of Representatives. Sa kanyang pahayag kahapon, sinambit nitong si Sara Duterte ang mga sumusunod. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban nina Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at K. Eric sa House of Representatives matapos na sila ay nanindigan para sa ating karapatan na malayang makapagpahayag at sa malayang pamamahayag. I-correct natin itong sinasabi ng writer ni Vice President Sara Duterte. Hindi ako naniniwalang siya gumawa nito. Yung writer ni Vice President Sara Duterte, though ang responsible ngayon dito, siyempre ipinahayag niya using her name. E siya, mali sila. Wala pong panunupil sa kalayaan ng pamamahayag. Malaya po ang lahat ng Pilipino para po magpahayag ng ating saloobin. Kahit ito po ay laban sa ating gobyerno, wala kang iisipin masusupil ang iyong kalayaan sa pamamahayag. Hindi ito panahon ng Duterte para ang mga kritiko ay ipakulong. Walang nakukulong na kritiko ng Marcos administration sa kasalukuyan. Kaya hindi totoong pinipiit ang kanilang karapatan sa pamamahayag. Ano ang katotohanan? Ang SMNI lumabag sa napakaraming issue o doon sa provision, nakakumit sila ng napakaraming issue na lumalabag sa provision ng kanilang prangkisa. Inisa-isa po ito sa Kongreso. Sa tatlong hearing na pinanood po natin at sinubaybayan, napag-alaman po natin kung ano-ano po ang mga yan. Hindi ko na iisa-isahin sa kasalukuyan. Pero ang punto at ang pinaka-issue, yung misstatement o misinformation na pinakalat nito pong si K. Eric doon sa kanyang ginawang statement sa programa nila na laban kasama ng bayan. At hindi ito katanggap-tanggap sapagkat kasinungalingan ang sinasabi niya doon. Hindi po yun patanong. Sinasabi lamang po nilang patanong yun para palabasin sa harapan ng publiko na hindi sila magiging liable for any criminal acts na maaaring kaharapin nila such as libel. Kasi paninira po yun eh. Kaya ginagawa nila ngayon, sasabihin nila, sila'y nagtatanong. Kung talagang sila'y nagtatanong, direkta, Speaker Martin Romualdez, totoo po ba itong na-receive naming information na 1.8 billion pesos ang nagasta ninyo as travel expenses for 2023? Pero hindi po ganun ang naging kaparaanan nito pong si Celis. Nagbigay sila ng statement na meron daw silang source na 1.8 billion pesos at sinasabi nila ngayon na sila'y nagtatanong lamang. Oh, ngayon, ano ang naging dating nito sa kanyang mga manunood? Naniwala agad yung mga DD sheets na mga tatanga-tanga. Hindi man lang nagkonfirma muna kung ano ang katotohanan. Katulad din ni K. Eric na inamin na hindi man lang nag-bet o nag-verify doon sa source of information na kanyang na-receive. Meron bang panunupil? Wala. Iniimbestigahan ng Senado at ng Kongreso ang SMNI dahil po sa mga kaparaanang ginagawa nila sa kanilang programa. Hindi may kakaila ang mga yan. Ang programa din
ni Rodrigo Duterte na gikan ng masa, ginagamit nila para siraan no other than the House of Representatives. On the first week of October, sinabi ni Rodrigo Duterte, the most rotten institution in the country is the House of Representatives. At ginamit niya pa ang kanyang programa para manawagan ang civil disobedience by not paying taxes. Kung hindi ba naman kayo mga tanga pag naniwala kayo doon, isang abogado si Rodrigo Duterte at alam niya na ang pagbabayad, ang hindi pagbabayad ng tax ay criminal acts that someone could be imprisoned for at least 1 year to 10 years. Kasama din po ang penalty. Alam din ni Rodrigo Duterte na ang pagbabanta ay ipinagbabawal sa batas. Abogado siya eh. Imposible hindi niya alam kung ano yung sinasaad sa Article 282 ng ating revised penal code, grave threat. Pero ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte na pinahintulutan ng SMNI? Pinagbantaan itong si Franz Castro noong October 11 at November 16, 2023. Dalawang beses. Tapos sasabihin nila, sinusupil ang kanilang karapatan sa pamamahayag. Tandaan po natin ito. Abogada rin ito, si Vice President Sara Duterte. Ang karapatan sa pamamahayag, Vice President Sara Duterte, ay hindi po absolute. Pinatunayan nyo mismo yan. Kayo mismo sa Davao. Kinasuhan ninyo. Sino yung isang kumandidato sa pagka-vice presidente? Yung aktivista? Si Warren Bello ba yun? Kayo mismo sumusupil. Diba kinikriticize kayo ng Warren Bello na yun kung hindi ako nagkakamali? Ano ginawa ninyo? Yung tauhan ninyo sa Davao, sinampahan siya ng kaso. Sabihin ninyo, tauhan nyo lamang ang gumawa nun. Hindi, imposible yun lamang. Ha? Tapos may gana pa kayong sabihin na ngayon, naninindigan kayo sa malayang pamamahayag. Anak ng teting na yan. Tuloy natin ang sinasabi ng writer ni Vice President Sara Duterte, pero ang responsible dito, si Sara Duterte. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Huwag nyo kaming idamay. At hindi kahanga-hanga ang pangbababoy sa harapan ng Kongreso. Kahanga-hanga ba nasabihan mo ang Kongreso na kangaroo court, yung committee hearing? Kahanga-hanga ba na ikaw'y nagsisinungaling? Paano mo masasabi, Vice President Sara Duterte, na itinataguyod nila ang saligang batas kung sila po'y nagsisinungaling? Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Paano magiging simbolo ng isang bayan para sa tama? Nagsisinungaling nga yung tao. Unruly nga yung kanyang behavior. Palibasa kayo, hindi rin kayo marunong sumunod sa batas eh. No other than your father. Instead na dalhin sa kamay ng batas, ano ginagawa niya? Pinapapatay niya yung mga tao dyan sa Davao. Sabihin ninyo, naninira ako. Hindi, inamin niya yan sa napakaraming pagkakataon sa harapan ng international media sa kanyang programa sa SMNI. Sabi niya, ginagamit niya ang confidential funds para magpapatay ng tao sa Davao. Tuloy tayo. Sabi pa po dito nitong writer ni Sara Duterte, una nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurgency sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi namin yang kinakalimutan. Pero hindi yan dahilan para gumawa sila ng mali sa kasalukuyan. Hindi porkit nakakagawa ka ng tama sa nakaraan, lisensya mo na ito para gumawa ng mali sa kasalukuyan? Ano yun? Nakunang teting na yan. Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Sige, udyukan mo pa. Udyukan mo pa, Vice President Sara Duterte. Yung mga retiradong uniform personnel na yan, wala kaming pakialam
mas naniniwala kami sa puso at diwa ng mga aktibo sa serbisyo na sila ay susuporta sa duly constituted authorities. Walang iba, siyempre sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas naniniwala kami na ang mga aktibo nararapat para sa suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong sinasabi ng mga retired officials na ito, utang na loob ito eh. Sa totoo lang, hindi para sa Pilipinas ang ginagawa ng mga retired officials na yan. Utang na loob yan. Bakit? One way or another, natulungan niya ng mga Duterte sa mga posisyon na kanilang tinamasa nung panahon ng Duterte administration. Dapat kayong mga retired, isipin ninyo ang Pilipinas, isipin ninyo ang kapwa nyo Pilipino, higit sa lahat, unahin nyo na lamang ang inyong pamilya. Nakikialam pa kayo sa politika. I-enjoy nyo na lamang yung retirement ninyo o naghahangad kayo ng posisyon muli sa gobyerno. Kaya ngayon sumisip-sip-sip-sip kayo dito sa ating Vice Presidente. Tuloy tayo. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos ng pamahalaan. Gagamitin nyo pa ang Armed Forces of the Philippines. Yung mga retirado, hindi na yan miyembro ng AFP. Anak ka ng teting na writer na ito nitong si Sara Duterte? Walang nananawagan sa hanay po ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay po ng issue na ito kinaka Eric at Badoy. Huwag niyong gawing tanga ang taong bayan. Kung ginagawa niyong tanga ang mga DDCs, huwag niyo kaming itulad sa kanila. Wala po mi isa na aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang nananawagan para po sa paglaya nitong si Badoy at Celis. Sabi pa, maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Kay Eric. Gaslighting itong ginagawa ng writer ni Sara Duterte at mismo nitong si Sara Duterte. Ha? Gaslighting. Alam niyo yung gaslighting, mga tol? Ito yung kaparaanan para ang isang issue i-divert sa ibang pagkakataon at paniwalain ng tao na ito ang tama. Walang katotohanan yan. Hindi issue ang pagkakakulong kay Celis at kay Badoy dahil lamang sa malayang pamamayan. Ang katotohanan, lumabag sila sa rules. At no one is exempted sa rules. No one is above the law, ika nga. Hindi mo pwedeng ikatwiran na porket ikay broadcaster, exempted ka na sa rules. In fact, hindi nga accredited itong si Badoy at Celis. Sabi pa dito ng writer ni Sara Duterte, may kapangyarihan ng bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Anak ka ng teteng, alam mo, Vice President Sara Duterte, sana inaaral mo muna itong sinasabi ng writer mo. Maniniwala ba kayo na si Sara Duterte sumulat nito? Hindi. Pero ang mahirap, nagpapadikta siya sa writer niya. Makailang beses na ipinahamak ka na ng writer mo, Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung hindi nyo alam, huwag nyong gawing tanga ang mga Pilipino dahil alam po namin ito. Meron pong separation of powers dito po sa Pilipinas, ang mga branch po ng ating gobyerno. Meron tayong ehekutibo, meron tayong legislatibo at judikatura. Palimutan ko yung Tagalog, bigla ng judiciary. Itong tatlo na ito, independent from one another. At ikaw, Vice President Sara Duterte, nabibilang ka sa ehekutibo. Magkaroon ka naman ng delikadesa na huwag pakialaman kung ano ang ginagawa po ng legislatibo. Wala ka talagang delikadesa o itong writer mo ang walang delikadesa. Naknang teteng na yan, bakit nyo pakikialaman ng desisyon ng legislatibo? Kung gusto nyong pakialaman, questionin nyo sa proper forum. Dinadala mo na naman sa harapan ng publiko eh. Katulad ng pakikialam mo sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos.
hinggil sa amnesty at saka sa pagtawag muli ng usaping pangkapayapaan? E samantala, miyembro ka mismo ng NTF-ELCAC, vice chairperson ka nito. Pero ano ginawa mo? Ano ginawa ng writer mo na binabasa mo sa teleprompter? Pinahayag mo doon. Ang pakikipag-usap sa mga tao na yon ay pakikipag-usap sa demonyo. Tapos inihimok mo si Pangulong Bongbong Marcos na huwag tumuloy sa usaping pangkapayapaan, huwag magbigay ng amnestiya. Ikaw rin marunong rumespeto sa presidente, no? Ngayon, kung gusto mo talagang makialam sa mga usapin kung saan ang dapat nasusunod ang Pangulo ng Pilipinas, magkaroon ka ng delikadesa sa sarili mo, Vice President Sara Duterte. Magbitiw ka bilang sekretary ng education. Ganun lang kasimple yun. After mong magbitiw bilang sekretary ng education, banatan mo ng banatan ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Walang problema. Pero kritiko ka na, siyempre, ng Pangulong Bongbong Marcos. Para ka namamangka sa dalawang ilog, Vice President Sara Duterte, at the same time, sinasabi mo na mahal mo si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi mo na sinusuportahan mo ito, pero kinikriticize mo siya sa kaparaanan na hindi direkta. Tapos ngayon, nasa ehekutibo ka, pinapakialaman mo ang desisyon ng lehislatibo. Tama na yung ginawa nila Attorney Harry Roque, kasi yun yung proper. Dalhin sa Korte Suprema. Bakit ka pa naglabas ng statement mo? E alam mo naman na itong statement mo, huli na ito. December 12, evening, pinalaya itong si Eric at Badoy. This is nonsense. Bakit kailangan ka pang magpalabas nito? Para i-gaslight ang taong bayan? Palabasin na natakot ang mga kongresista? Speaker Martin Romualdez, mga miyembro po ng House of Representatives, natatakot po ba kayo sa mga retiradong general na ito? Mga duwag ba kayo para matakot sa kanila? Kaya kayo sumunod para mapalaya itong si Eric at si Badoy? Pero alam naman natin na hindi ganun ang katotohanan eh. Ngunit parang ganun ang pinalalabas nitong si Sara Duterte. Naku nang teting na yan. Unahin mo, bakuran mo, Vice President Sara Duterte. Kung hindi mo kayang unahin ang bakuran mo, magbitiw ka bilang Sekretary ng Education. Bakit ko sinasabing unahin mo ang bakuran mo? Yan daming issue. Katulad nito, sabi dito sa post ni Sir Benji Contreras, DepEd has 5.55 billion pesos unremitted taxes, insurance contributions from personnel. Kaya nagtatanong ngayon itong si Sir Benji, isa na namang kapabayaan ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio. As of December 2022, DepEd has 5.55 billion pesos unremitted taxes to BIR and contributions to GSIS, PhilHealth, and PAG-IBIG. It is started from then-Secretary Leonor Briones of Duterte's presidency until 6 months of the BP watch. Kawawang mga guro at mga non-teaching personnel ng DepEd, dahil sa kapabayaan ng namumuno, sila'y maaaring singilin ng mga penalties sa non-remittance ng kanilang mga taxes at contributions sa GSIS. Makinig kayo mga guro, mahigit 1 million po kayo. Tingnan nyo po yung inyong mga payslip. Meron po kayong kaltas, GSIS, PAG-IBIG, tax. Pero hindi pala na-remit. Kayo ang babawian ngayon ng gobyerno dyan. Ha? Tingnan natin ngayon kung sino mapapahamak. Kayo. Kasi yung namumuno sa Department of Education sa panahon ng Duterte at sa kasalukuyan itong si Vice President Sara Duterte, hindi ginagawa ng paraan kung ano ang nangyayari na yan. Kaya may tanong dito si Sir Benji Contreras eh. Saan napunta itong 5.5 billion pesos? Ha? Saan napunta, Vice President Sara Duterte? Pakitulungan nyo nga po kami.
para malaman namin kung saan napunta yung 5.5 billion pesos na yan. Ngayon, bakit ba Vice President Sara Duterte hindi ninyo magawang kalabanin o tulig sa inman lang ang China? Ano ba ang dahilan? Malaki po ba ang utang na loob ninyo sa China? Kaya hindi nyo kayang sabihin man lamang sa China, igilan nyo ang Coast Guard. Hindi tama ginagawa ninyo. Amin ang West Philippine Sea. Hindi kayang sabihin ni Vice President Sara Duterte yan sa China. Amin ang West Philippine Sea. Kami ang may karapatan sa aming exclusive economic zone. Kaya mo yan, Vice President Sara Duterte? Hindi mo kaya yan.